Araw ng Biyernes, mga kapulutan. Siyempre, pagka-araw ng Biyernes, ano pa nga ba ang ulam? O pulutan? Pulutan ba? Pagka-Biyernes, ganun din. Munggo? Tingin ko hindi. Pero, bibigyan ko kayo ng tip, mga kapulutan, kung paano i-level up yung ating ginisang munggo ngayong araw ng Biyernes. Eto! Pakita mo, direct. Yan, crispy pata sa ginisang munggo. Yung mga sangkap natin, siyempre may hibi tayo, may pata, chicharon, tanlad. Ito na yung ating mga pampasarap. Tanlad, sibuyas, luya, laurel, pamintang buo, at of course, yung ating nilagang munggo na ready na igisa. Wow, top shot. Pata first. Lalaga lang muna natin hanggang lumambot. At lahat ng nabanggit kong sangkap, mga kapulutan. Wow, ang ganda ng pagkakatop shot ni Direk, oh. Sabay-sabay na dyan. At pakukuluan hanggang lumambot at maya-maya. Pagka lumambot na yan, prito na tayo. Tumbaboy natin, mga kapulutan. Bata pa naman to, kaya 10 minutes lang natin tin-raise your cooker. So, kukunin na natin. Titignan natin kung ano yung tsura niyan maya-maya. Yun, sigurado malambot na yan, mga kapulutan. Tatanggalin lang muna natin at pagpapahingahin bago i-prito. Next natin, mga kapulutan, magigisa na tayo. Kaya inuna kong niluto ang crispy pata, mga kapulutan. Nilaga ko ng una kasi yung sabaw nun gagamitin natin. Yun ang purpose nun. So magigisa na ako. Sibuyas. At yung ating hibe. Yan. Para magkalasa na kagad. Wow. Susunod ko na yung ating ginisa munggo, mga kapulutan. Yun. At yung pinaglagaan ng pata. Kukuluan lang natin ito, mga kapulutan, hanggang sa lumapot. Titikman ko muna ito, mga kapulutan, bago ko lalagyan ng cubes. Yun nga, kailangan niya ng pampalasa. Lalagyan ko lang yan, mga kapulutan, ng isang pirasong pampalasa. Yun, malapit nang lumapot ito, mga kapulutan. Siguro mga 5 minutes na lang, pwede na to. So, lalagyan ko lang muna yan ng chicharon, baboy. Pandagdag lasa. Eto, chicharon. Napansin nyo, mga kapulutan, hindi ako naglagay ng asin kasi etong chicharon, may alat yan. Yung dried na hipon, may alat din yan. Yung cubes na nilagay ko, may alat din yon. So, hindi na ako maglalagay ng asin. Ito na, mga kapulutan, okay na to. Tatanggalin na muna natin to at magpiprito pa tayo ng ating crispy pata. Okay na yan, malapot na siya. Bilang side naman, mga kapulutan.
Pwede-pwede na ito mga kapulutan. Alam niyo na yung kasunod niyan. Parang masarap may kanin to ah. Oo nga. Siyempre, may gulay tayo eh. Ganda ito, may kanin. Nakalimutan ko mga video kanina pala mga kapulutan. Yung paglagay ng asin dito, nakalimutan. Gusto ko may kanin? Direk! Uyun! Salamat! Woo! Sa wakas, makakain na tayo. Mother, sa wakas, kain na tayo. Kain ka. Pagbaka na rito. Dito ako eh, dito ako eh. Boyo! Wow! Wow! Diyan ka muna. Dito ako may gulay. Naglawas si Direk eh. Mamaya, oh. Mamaya na kayo ha. Ito ang lasa. Direk, welcome ka la. Tirahan kita mamaya. Oh, sarap. Kombinasyon na ang hibi, chicharon, alat, alat, harap, alat. Level up na ginisang munggo. Ang sarap, ang sarap, masarap, ano, ang gulay. Ginawa mo pag luto mo. Talagang kamtama sa kanin. Explain mo ba ang lasa ng kinakain natin? Talagang masarap ang ano mo. Ang timplada mo, talagang ano. Wala akong masabi dun. Iba. Kakuha mo talaga ano eh, simpla talaga, nasa. Pag ginisang munggo, dapat hindi talaga nawawala yung hibi mga kapulutan. Yung nagpapasap doon. Kumpleto, dapat yung hibi nyo. May bulldozer, may bako, may loader, yan, hibi equipment. No, may mature pa. May mature pa. Ang sarap kasi nung lasa na
combination ng cubes sa ginisang munggo, talagang hindi dapat din mawala yun. Hindi na kayo maglagay ng bechin, asin, basta merong ganun. Nor cubes. Masarap. Pero yung iba, yung magluto, ilagay rin nila rin yung ano. Magic, ganun. Depende naman sa tao eh. Depende sa tao nga sa timplada. Ano mo sa kabila? Han. Parang ayoko na kumain ng crispy pata. Gusto ko munggo. Umay na? Umay ka na? Sa akin di pa. Okay, munggo. Sarap na? Kain na ako. Ayoko na ng crispy pata. Mas gusto ko to. Yan. Ayun ka mo. Kuha-kuha mo talaga. Kuha-kuha mo talaga. Ang sarap lang ito mo ba eh. Kuha-kuha mo talaga. Kumain ka natin mo kasi wala kang nanay dito. So yun yung ala kasi di pwede dito kakain. Pwede na. Ang problem ba nila? Ang natinig sa akin. Wala kayong tagay yata para naman may epekto niyo. Hindi naman ganun. Nabasa mo? Doon nakita namin doon. So okay lang. Ito na oras itong kainan. Buti ka pa nagbabasa. Minsan. May load ang cellphone. Siyempre. Buksan natin ang ating video. Naka-like ka na? Tapos na. Subscribe? Tapos na din. Ako pa. Ano account? Sa akin ba? Ano ba? wala akong taskin nga cellphone. Kaya pala sa akin. Di ka kasi bumili? Tapos sa akin. Okay na ako sa akin. Okay na. Okay sa akin yung tipad. Okay. Ano mo ko yung touchscreen na yan? Meron na kaming cellphone sa bahay. Touchscreen rin eh. Okay na ako sa cellphone sa anak ko. Ayaw mo ng tipad? Tipad na sa akin. Saan ka pa sila? Ayaw mo ng touchscreen? Wala. Sa anak ko. Ayaw mo. Halimbawa, bigyan ka. O bigyan ko na, meron mabigyan sa akin nga, ano, libre. Yan, tanggapin ko yan. Basta ikaw gumamit. Huwag mo ibibigay. Hindi. Ano mo ibibigay sa'yo, tapos ibibigay mo sa iba? O bibenta mo, o bigay mo doon sa... Hindi naman sa ganon. Siyempre. Sa chicks mo sa Sebaste. Wala yun. Alam mo, master, kung ganun nga baga na yun pasokan natin, isibigin ko lang sa'yo ang totoo. Wala na ganyan ang mangyayari sa buhay. Tama. Kaya... Kung isa pa, may sabihin ko sa'yo, kung isa pa, magawa ang magawa mo yan, pero, natutulang, para ginaapakan ng sarili ng asawa mo. Yun, wag natin ka nun. Hindi tayong ganyan. Oo, tama. Kung ano... Magkano yung GGCash ko ulit? Hindi. Kakakwento, kala mo totoo. Magkano GGCash natin? Hindi ko alam.
Hindi ko alam. Yung ang ganito talaga, yung magtapat na tayo sa sa ating mga inasa buhay, yung pamilya natin, para walang sa bawat isa tawag doon lamang. Diba? Tama. Yung lang ang dapat, pag yung asawa ka, isa lang. Sa totoo lang mga po sa buhay. Mahal na mahal ni Timothy yung asawa niya, hindi niya pinagpapalo. Nirap naman kasi ka talagang dapat nire-respeto po natin yung ating mga asawa. Oo, oh, correct. Diba? Kaya nga sabi, magtapat tayo sa kasama sa buhay natin. Dapat isa lang. Pulutan na naman natin sa araw na ito. Pakadlang po lagi namin ay kapayapaan sa mundo. Mabuhay mo, Pilipino.